Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So matapos nga pong parangalan ang current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Oya Inoue bilang 2023 Sugary Robinson Fighter of the Year, ay talagang pinagkaguluhan ito ng mga fans at maging mga kapwa niya world champion sa Amerika. Kaya naman dahil dyan ay kaliwat kanan itong ini-interview ng mga media. At sa naging interview nga po dito ng ESPN, ay natanong ito kung may posibilidad daw ba na magtuo sila ng kapwa niya undefeated Japanese fighter and current 3 division world champion at WBC bantamweight champion Junto Nakatani. Dito po ay direktang sinabi ni Inoue na kung sakali umanong dumating ang panahon na nasa pareho na sila ng division na pinaglalabanan, ay walang duda umano na gusto niya itong makasagupa, lalo pat alam niya daw na napakagaling din talagang fighter ni Nakatani. Sa kasalukuyan po ay si Inoue at Nakatani talaga ang dalawa sa pinakamagaling na boksingero ngayon na nanggagaling sa bansang Japan, kung saan pareho silang nasa listahan ng The Ring Magazine Top 10 Pound for Pound Rankings. Number 2 sa listahan si Inoue, habang si Nakatani naman ay number 10. Pero ganun pa man nga po ay malabo pang magtuos ang dalawang ito sa lalong madaling panahon, gawa ng may target din si Nakatani na gawin ang ginawa ni Inoue sa bantamweight division na maging isang undisputed bantamweight world champion. Kaya naman dahil dyan ay mas malaki pa po ang posibilidad na makasagupa ni Nakatani ang kapatid ni Inoue na si current WBA bantamweight world champion Takuma Inoue para sa isang unification fight. Pero ganun pa man ay naniniwala naman ang karamihan na hindi kayang manalo ni Takuma Inoue kay Nakatani dahil kumbinsido ang lahat na nasa ibang level si Nakatani, habang si Takuma naman ay hindi gaanong malakas ang suntok. Pero syempre bago ang lahat ng yan ay kailangan muna ni Nakatani malagpasan ang matinding hamon na nakatapat sa kanya, kung saan dedepensahan niya ang kanyang titulo sa ating pambato na si World Title Challenger Vincent Astrolabio. Nakatakda pong magtuos ang dalawa sa susunod na buwan. Dedepensahan ni Nakatani ang kanyang WBC Bantamweight World Title Belt sa ating kababayan. Habang si Astrolabio naman ay bukod sa susubukan maging isang ganap na world champion sa pamamagitan ng pagbaklas ng napakalinis na undefeated record ni Nakatani, ay susubukan din itong sirain ang lahat ng malalaking plano ng Hapon kagaya ng maging isang undisputed champion. Kaya naman wag na wag po natin papalampasin ang bakbakan na yan. Sa kabilang banda naman mga idol ay nitong nakalipas na linggo nga lamang po ay nagpakitang gilas ang bagitong fighter sa heavyweight division na si Ali Feliz, kung saan tinalo niya via first round knockout si Lemir Riley. Halos isang minuto nga lang po ang tinagal ng laban ng dalawa gawa ng agad nagpaulan ng mga solidong suntok si Ali, na siyang dahilan kung bakit nagdesisyon na agad ang referee na ihinto na lang ang laban. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.